Hello beautiful soul, welcome back to my channel. At ito naman Ate May Chiang Ai, may from Japan, Scorpio Kabayan. This reading is for you. Now, maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Yan, maraming salamat din sa nakataba na po sa inyong mga comments. Sa halos lahat kayo is resonate. Skip comment lang mga kabayan, inyong energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo binabasa, kumakuha ko lang inyong energy. Makaresonate na kayo sa ating reading. At syempre, maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. No, kung gusto niyo po ng personal reading at energy niyo lang ang gusto niyo makuha natin. No, nasa baba po ng video nito, how to contact me. No, this is a general reading. Kuhanin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maari ito is a vice versa, maari energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is related sa work, love, job, friends, family, family workers, ay family, co-workers o sa business mo. Maaring nangyari, nangyayari o mangyayari pala. Lawakan ng isip, use your own intuition sa ating reading. Wala ako sinasabing gender dito, ipasok nyo ang sarili nyo. Okay? Scorpio. Nasahin nga natin ito. Nabalasa ko na naman ito kanini. Scorpio. Scorpio. Namiss ko kayo. Scorpio. Tara ka, Scorpio. Lesyon. Scorpio. Diba mukhang... Ano ito ah? Sikreto ata ito ah. Scorpio. And thank you. Dumami naman masyado. We have the riders. The lily. Iba dito, ano? May mga conflict, debate, debate. No? May mga abuse at physical activity. Ganyan. May mga dedebatehan, may mga conflict at may mga abuse person. May related sa inyo ang matanda, no? Maaring kayo is nagiging more matured na sa buhay, maaring ganon. Or may connection sa inyo ang matanda, maaring mayroon kayong inaalagaan na matanda. Or may connection kayo with come sa matatanda. Na nakita ko dito na you have a beautiful heart, no? There's a wisdom, you have a wisdom daw, may karunungan ka, no? And makakaranda kasi dito sa lili, no? Makakaranda ka na ng peace sa buhay mo, no? Iba dito is magkakaroon ng retirement, no? There's a rider, maaring iba sa inyo is may mga maririsip kayong news or messages, no? Sa ibang tao, maaring ganun, may mga mangyayari na mabilis ang pangyayari na hindi mo aasahan, no? And may mga activity, maaring may mga gagawin kang activity sa buhay, no? Or may mga fashion kang gagawin. Or maybe sa iba dito is you jump to your fashion. You see? Maaring yung iba dito, may mga papasyal-pasyal. Maaring gano'n, no? Dito muna tayo. Saan? Para kay Scorpio. Scorpio, push up. Para po kay Scorpio. Okay. Ah, yung dalawa agad. Ganun. We have the test. Oh yeah, your strengths and the weakness are being tested. Nako po. Mukhang susubukan ng iyong talino, ang iyong galing, ang iyong kahabaan ng pasensya. No, there's a test. Your strengths, yung kabaitan mo, yung katatagan mo, yan, magkakaroon ng mga pagsubok na darating, you know, there's a barrier, find way around obstacle to find happiness, ayan, hanapin mo yung happiness mo, kung saan ka sasaya, go ka, jump to your fashion, no, tingnan natin ang iyong animal spirit, please, Scorpio, animal spirit, Scorpio. 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 Show me. Para kay Scorpio. Thank you. Isa lang. Huwag na nagwawala.
Buffalo, abundance. Wow, there's coming abundance sa buhay mo. Abundance and liberation are finally on the way. Congratulations. It comes to you now to remind you of the amazing manifesting power of gratitude. Eh, siguro napakabait mong tao, sobra. And yung mga minamanifest mo talaga, darating na to. Yan. And syempre, you will always have plenty when you express gratitude to every part of creation. Okay? Yan, Buffalo. Congrats! Ang iyong angel's number? Scorpio. Para kay Scorpio, presyon. Para po kay Scorpio, presyon. Ayan, thank you po. Salamat po, angels. Takpan natin. At nako, kukuhanin ng anak ko yung ano. Oy, wow! 2-1-1-2! It's up to you. Yan, nasa sa'yo daw. Someone watching over you. Aba, may nag-i-spy sa'yo, ha? Good fortune? Well, hindi naman. Someone watching over you. Well, doon nga, tama nga. It's up to you, no? Maaring may good na darating sa'yo. Or may new passion. Sinasabi ko sa'yo, new love. Maaring gano'n, no? Nakita ko, no? Good fortune is coming. Yes, there's an abundance coming in, no? Unforeseen forces. Direction. Nakita niyo ba? Ayan. Picturean niyo para ma-remind niyo to, no? Even if it seems like you're not making any meaningful progress, things are moving in the right direction. Kahit wala kang gawin, darating at darating daw to. If you see this number, it is a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. Wow! There's an abundance coming in talaga sa'yo. As in. Diba? Darating at darating sa'yo. Picturean nyo. Congratulations sa'yo. Ito na. Matagal mo na itong minamanifest. Ayan. Nagwawala yung sinsing. Maaring naghihintay kayo ng new love or new passion sa buhay nyo. Darating na yon. Or abundance. Diba? Tingnan natin, Scorpio. You show me for Scorpio? Naku, nasunog na. Layo ko nga ito muna. Baka masunog yung ating card. At magkaroon pa ng... Ay, naku. Magkaroon pa ng sunog sa ating bahay. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Please show me. Show me, show me, show me, show me. Angels mo. May mga pagpaplano akong nakikita. Nagja-jungling ka sa mga plano mo, no? Nagja-jungling ka at nag-very careful ka sa lahat ng gusto mong gawin, no? Na nandito na yung lakas ng loob mo. Bari naghihintay ka lang din ng sign to move on o gumawa ng action, no? Nakita ko to. Naghihintay ka ng sign. Nandun yung on and off. Ano, sa mga, nagkakaroon ka kasi ng lack of action. Kasi on and off ka kasi, naghihintay ka nga ng the sign. Kumbaga, marami pa rin mga question na tumatakbo sa isip mo bago ka mag-take it action, no, sa nakita ko. Ang nakikita ko rin na, basta ba sitwasyon ka, nag-umikap si ate, o ay gano'n. Kasi nga pa ako nag-re-read. Parang yung utak ko na, ano na, nadidrain. Andun, may sitwasyon ka talaga na nagja-jungling ka. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. May maaring may nag-aalok sa'yo ng opportunity man yan, trabaho man yan, laman yan, gift man yan. Maaring may nag-aalok sa'yo na nagja-jungling ka, na nag-iisip ka o nagpa-plano ka ng something kasi gusto mong, ayaw mong manghinayang or ayaw mong mag-miss. Very careful ka sa mga plano mo ngayon. Yan, naghihintay ka yun nga, baka naghihintay ka ng sign, ganyan. Kasi nagkaroon ng mga dissatisfaction. Nagkaroon ka rin ng mga feeling stuck to something, ano. Handong ka sa part kasi na ngayon na nagkakaroon ng doubt na you don't know how to proceed. Kung magte-take action ka o hindi, kung mag-go ka o mag-i-stay ka, or mag-expansion ka, ganun. Basta na you're jungling to something, and nakita ko rin na nagiging wise ka rin. Nagiging
kumbaga, nag-iisip ka rin, ginagamit mo na yung utak mo. Well, palagi mo naman ginagamit yung utak mo. Sa ngayon talaga, you need to use your head when making a decision. No? Sa nakita ko ito, hindi talaga sa naghahanap ka pa rin ng mga kasagutan dito sa iniisip mo, no? Nagsusoul-searching ka pa rin, searching for wisdom. Andoon yung part na hinahanap mo yung mga katotohanan at ang liwanag, no? Ang nakikita ko dito. Maaring may related ito sa iba, sa business, may related ang pera, no? May nagkakaroon ba ng mga problema sa pera dito? No? Ang nakikita ko rin na parang may sitwasyon ka na nagtitiis ka. Nagtitimpi ka lang. You are very patient. Binibringin yung balance mo lang ito at saka nandun yung parang nagtitiis ka para lang sa kapayapaan, nagtsatsaga ka, pinag-iisipan mo maigi, gusto mo lang kalmado, gusto mo lang katahimikan. Parang may, pero may sitwasyon ka na nagtitimpi ka, nagtitiis ka. Ganyan, nakita ko. Tingnan po. Nagkaroon ba ka calamity crisis sa inyo? Iba dito, may, nasa ibang bansa ba kayo o meron kayong troubles with the hermit siya? Ano daw sa inyo naman kita hermit? Oh. Ang nakita ko dito na you need a new direction sa buhay mo, no? Naghahanap ka ng tamang direction o daan sa buhay mo. Iniisip mo kung tama ba yung gagawin ko, tama ba itong papasukin ko. Yan. Talagang pinag-iisipan mong maigi itong sitwasyon na ito, no, sa nakita ko. Kung magiging okay ba itong sitwasyon na papasukin ko, itong tatahaki kong path, kung magiging okay ba. May good luck ba dito? May fortune ba dito? May magandang may magandang kahihinatnan ba ito, no? Oho, God. Okay, ibig sabihin dito may na-hospital ba? May na-hospital? Pero nakita ko okay naman. Merong nagkaroon ng problema. Hindi ko alam eh kung may mga sakit. Meron ako nakitang sakit na bandang tiyan. Hindi ko alam kung ano yung sakit na yun. Pero bandang, sa bandang tiyan siya. No? Tingnan nyo din, nasa bandang tiyan siya. Maaring may lumabo rin ang mata, no? Pero nakita ko para naging okay na naman din. Magiging okay yung resulta. No? Magiging okay yung resulta niya. Be focus sa health, ano? Sa health, may focus sa health. Nakita ko rin na ganun ang mangyari. No? Ano po yung two of ones? Mayroon ako na anong ibang bansa. Nasa ibang bansa ba kayo? May mga ibang lahi. Ibang bansa. Uy, ano? Hello? Two of ones. Okay, naandun yung mga pagpaplano. May mga pagpaplano kayo? Ano to? Nagkaroon ng conflict? Nalalock of direction kayo. As in, nalalock of direction yung iba dito. May nakikita kung masama yung loob. May puot ako nakita. Galit? Galit ba to? Mayroon kayong inaayos eh. May pinaplano kayo, tapos may inaayos kayo. Na hindi nyo kontrolado eh. Parang ma-struggle ako nakikita. Parang may nag-stop. Parang may tumigil. Parang may tao akong nakikita na hindi gaanong interesado. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa. Basta may mga plano na nawawalan kayo ng control, nawawalan kayo sa direction, may mga pinifix kayo, ganyan.
May inaayos kayo na something na hindi pa kayo makapag-make a new beginning sa buhay nyo. No? Kasi very careful to eh. Very careful yung pag-iisip nyo. Very careful yung gusto nyo gawin. Maari may gusto kayong gawin na creation? Magawing plano? Ano ba? Tignan natin. Ano po yung Page of Cups? Ah, okay. May mga biglang nangyari na problema. Nagkaroon mga biglang nangyari sa buhay nyo. Biglang nangyaring problema na ngayon pinipix nyo ngayon. Na inaayos nyo ngayon. Kaya ngayon naglilito kayo kung tama ba yung direction. Tama pa ba yung pinaplano nyo. Maaring ganun. Tama ba yung gagawin yung plano. Nagja-jungling kayo. Hindi nyo alam kung ano. May hinihintay pa kayo na something eh. May hinihintay pa kayo. Ito, open the discussion. Nag-iisip kayo every night, ah. Ito, pentacles. Baka sa sobrang pag-iisip nyo, sumasakit yung bandang tiyan nyo, no? Okay. Kaya pala, may nanloko sa inyo, no? May nanloko sa inyo. May nakita ko manloloko. May nakita. May ibang lengwahe ako naririnig. Saan kayo? Yung kapartner nyo ba, ibang lengwahe? May lengwahe ako, ibang language. Iba dito kasal, no? Ano yung Seven of Swords. Lesyon. Seven of Swords. No. Oh my God. Napakasalbahe nito. Salbahe ito. Okay. May nakikita ko dito na tao na walang puso. Tao na narcissist, tao na moody, sinungaling, mysterious, haven't hidden, may sikreto. Tao na liar, dishonest, magnanakaw, babaero, lalakero, sneaky person. Acting like strategically. There's a betrayal ako nakikita. Manipulation. Tao na moody, tao na narcissist, tao na insecure, moody. Kunyari, nagtatampo siya, kunyari, care siya, pero hindi. Tao na hindi dapat pagkatiwalaan, tao na mapanding lang. Yan, may nakita akong ganun. Kailangan mong maging matalino sa mga tao na ito. Yun yung mga, siguro ito yung mga fili-fix mo ngayon, ano? Maaring nangyari na ito in the past. Pero ngayon, may inaayos ka ngayon kasi nagja-jungling ka ngayon. No, maaring nalaman mo na rin yung the fact, no, dito sa sitwasyon na ito. Na kasi nakita ko parang may pinag-uusapan, no? Parang may pinag-uusapan na nagja-jungling ka tuloy. Ang nakikita ko dito. Ano pa yung The Strange? Show me. Itabi ko nga ito. Masyadong marami ng card na nasa harapan ko. Hindi ako makahinga. Hindi makahinga si ate. Strange. Lakasan niyo yung loob niyo. Huwag kayo masyadong mabait. Mabait kasi kayo masyado eh. Huwag kayo masyadong mabait. Be patient lang. Sa nakita ko, be patient lang sa mga magiging resulta. No, may patient. Kumbaga, dito nga sabi sa'yo, ni Angel's number mo, it's up to you. Itong mga desisyon na to, itong mga mangyayari tayo, it's up to you. Someone's watching over you. Tandaan mo, someone is spying you, no? Or maybe a universe is watching you. Yan, nakita ko dito. There's a good fortune, no? Nakita ko rin naman, may mga mangyayaring good fortune sa'yo and abundance. Strange. Dami naman. Ah, okay. Ang gulo. Mga pinag-aawayan. May mga tension na hindi pa natatapos. No? Napaka-busy mong tao. Nagiging busy ka ngayon. Hindi ba dito busy?
you put boundaries, no, sa mga tao na sinasagupa ka at ayaw sa'yo. May mga challenges ako nakikita, may mga nag-under attack or mag-under attack sa'yo, may harassment. And then, may mga forceful ako nakikita, may mga tension na hindi na ganun kasi nagkaroon ng mga sadness, loss, betrayal. May mga competition ako nakikita. Conflict, may nambuli ba sa'yo? May mga agreement ako nakikita. Disagreement, ganyan. May mga conflict, may movement. Sorry, yung third chakra ko. Ano ba to? Nangyari sa akin. May mga tension, disagreement, aggression, classic personalities. Yan, sabi ko sa'yo, yung mga egos na yan, no? May mga nagdedepensahan. Hindi ko alam kung magkakapatid kayo, magkakasama kayo sa trabaho, sa business, kapatid mo, pamilya mo, I don't know, karelasyon mo. Basta, yung iba dito nakita ko na may pinag-aawayan when it comes sa territorial. Ganyan. Kakaroon ng lack of control at lack of operation. Bakit po? Yung mga, ang dami, parang ang daming problema ngayon. Pinag-aawayan ba kayo dahil sa pera? May mga pera ako nakikita. Oh. May nakakaroon kayo ng anxiety, ano? Sabi ko sa nga ba, meron ditong masakit ang tiyan. May sumasakit bandang tiyan eh. Siguro dahil sa, ano, chronic stress. Yun na nakita ko. Baka dahil doon, sa kaiisip, may masakit, bandang tiyan siya masakit. May, pero ako nakita na stagnant, nabiburnout kayo. May mga away, may mga nangyayaring gulo na may hindi nila accept yung mga nangyayari. Hindi nila accept, as in wala, hindi nila. Nalalock off sa protection yung iba dito, ha. Oh my God. Nangyayari sa'yo. May pinag-aawayan? Ano, yung iba dito, family related. No? May mga perang away. Iba? Ano po yung ano? Kaya ko sorry. May nilabas kayong pera. Naloko ba kayo? Ano to? Naloko kayo? Naloko kayo nang dahil sa pera? Bakit pinag-aawayan eh? Basta ganun, nakita ko, naglabas kayo ng pera. Oh, nadaya kayo sa pera. Hala, naloko na. Ano to? Four of Cups, special. Four of Cups. Four of Cups, special. Thanks. Sumasakit ulo nyo, no? Tsaka paan nyo. Baka dito may illness yung iba dito, ha? Three of Cups. Ano yung Three of Cups? Okay. Maaring mayroong nag-offer sa'yo na lumabas, party, gathering o collab, someone want to collaborate, maaring friendship mo, kamag-anak mo, kapamilya mo, kasama mo sa trabaho, sa work mo, ganyan, na hindi ka umayaw ka, maaring ganun. And then, may problema talaga kayo, may problema kayo that with it comes sa money. Three of Cups. Three of Cups. May makikita-kita na magkakaibigan. Baka ayain kayo nito lumabas, mag-chill-chill. Kasi maaring... Ay? Na-stress kayo? Na-stress talaga kayo?
Stress kayo ngayon. May related ang love, may related ang malapit sa puso, may related ang money. Yan. I-connect nyo yung sarili nyo dito. Kaya pa na kasi. May mga nag-a-advise daw sa'yo dito. Maaring, labas-labas ka o, maaring may mga nakikita ko nag-a-advise sa'yo. A friend, a mother, a father, kapatid, malapit sa puso. Binibigyan ka daw ng advice. Dito sa sitwasyon mo. Alam nila yung sitwasyon mo eh. Labas ko na nga ito. Iba kasi, iba kayo iba dito, lumalabo yung mata, no? Nasabi ba naman yun? Temperance. Thank you po. Temperance. Okay. Ah, devil. May nag-i-spy sa inyo, oh. Naghihintay siya ng tamang timing sa'yo. Ingat-ingat, nandito si Devil, oh. Iba dito may pinag-aaralan, may inaaralan. Ang talino nyo, ah. Ang talino nyo. Okay, may nakita ko dito na may gusto makapag-collaborate. Gusto ko gusto kang kausapin. Meron akong collaboration na nakita. May union ako nakikita. Na gusto makipagkita sa maaari, ah, family member, kasama sa trabaho, kasama sa business, ganyan. Gusto kanya kausapin, eh. May mga nakita ko makipag-dealing sa'yo or teamwork, ganyan, na kailangan pag-aralang maigi, no? Ang nakikita ko dito, gusto makipag-partnership sa nakita ko. Nahandun din sa part na nai-stress ka, no? Maaring sa business mo, sa pera mo, sa family mo. Basta man, hindi ka nakakatulog, eh. Ang nakita ko dito, you need to be strong. No, kung ano man itong na-stress ka, you need to be strong dito sa sitwasyon na meron ka ngayon, no? Maaring iba dito na-stress sa family, sa karelasyon nila, no? Handun yung part na talagang nagtimpi ka. Maaring nagkaroon ba ng third party sa iba? Sa iba sa inyo nagkaroon ng third party. Or may ibang tao na talagang nakita ko na nagsinungaling sa inyo. Nakita ko. Nakita ko rin na nagtimpi ka sa isang sitwasyon na nagtiis ka ng matagal. Nagtiis ka dito sa sitwasyon na meron ka ngayon. Handun yung nag-isip ka na lang every night na lumulungkot ka, iniisip mo yung tamang direction mo sa nakita ko dito. Ingat lang din kasi nandito si the devil, no? A person, maaring may tao ka nakikita na palainom ng alak, palasugal, materialistic, material world, temptation, na doon sa part na ini-spy niya yung mga galaw mo. No? Maaring iba dito, tinitingnan yung iyong social media, platform, o kaya tinitingnan niya yung labas-pasok mo sa bahay. Basta may tao na nag-i-spy sa'yo. Tingin ko nga. Yung iba dito, nag-aaral. Nag-aaral ba kayo? The devil. So, may tao na nagsisunungaling, no? The devil. Devil. Oh. Okay. Yung iba dito, kalaban nila, sarili nila. Nagkakaroon kayo ng guilt. Nagkakaroon kayo ng self-doubt. Nagkakaroon ng lack of trust. No? Nagkakaroon ng parang lumilin din naman sa amin. Kakaroon ng mga judgment. Parang iba dito,
parang lumilig. Parang ano, napifeel ko na, eh, nakikita ko na parang I hate myself. Parang gano'n. Self-hate. May mga self-hate ako nakita. Bakit po ano yan, page of soul? May mga pinagsisisihan kayo na related ang money sa trabaho? Page of Swords. Page of Swords. Ano? Ah. Ano to? Yung iba nakilala nyo yung partner nyo sa internet? Tapos nagkaroon mga hindi napagkasutuan? Naloko ba kayo? May mga nakilala kayo. May mga nakilala kayo, no? Na hindi nyo pa talaga totally kilala. Na nagkaroon ng lokohan. No. Oh my goodnesses. Ano ba yun? Kasi nagkaroon ka ng mga deep wound, oh. Ingat lang. Maging matalino. Matalino kayo, eh. The Lovers. The Lovers, oh. The Lovers. A toxic person. May toxic person sa buhay niya. Naku, 8 of Pentacles. May mga nangyaring failure. May taon ako nakita na workaholic. A very friendly. Meron ako dito nakita na friend mo na naging lovers or kinaibigan ka. I don't know, parang gano'n nakita ko. May tao na they feel they failure to something. Yan, nagkaroon ng mga dead end road, nagkaroon ng mga, may iba dito nabuboard na sa trabaho nila, nabuboard na sila sa buhay nila, sa sitwasyon nila. Parang they feel na parang paulit-ulit, alam mo yung paulit-ulit yung mga ginagawa nila. Parang maaaring paulit-ulit yung mga kabiguan, paulit-ulit yung mga nangyayari sa buhay na hindi maganda, maaaring ganun, no? Yung basta repeating task, ganyan. Nagkakaroon kayo ng lack of focus, carelessness, no confidence, ano, nagkakaroon ng mga lack of effort sa lahat ng bagay. Ang dami niyong problema. Ano ba ito? Ang daming problema na umano sa buhay mo. Parang nasa iyo talaga lahat. Ano dapat natin nabasa? Dito. Naghihintay ka ng resulta, no? We need to end the situation din. No? So, nakita ko dito. Huwag ka mag-focus at huwag mong pagsisihan ang mga nawala, no? Huwag ka mag-focus. Marami pang dapat pagpilian, no? Kailangan mong gumawa ng paraan. It's time to grow. Explore. It's time to go. Alam ko na may mga process, pero wag mong pagsisihan yung mga nawala, wag mong pagsisihan yung, oo, ando tayo sa masakit. Siyempre, tagal mo rin hinintay yun, ang tagal mo rin na minanipisyon, ang tagal na, andun yung paghihirap mo, eh, no? Pero andun eh, kung may ista ka dito sa sitwasyon na meron ka ngayon, walang mangyayari. Nandun ka lang. You need to end, no? You need to end. Marami pa mga choices dyan, no? Magkakaroon pa mga hope, growth, yan, may darating pa talaga na money. May papasok na money sa inyo. Sabi ko sa inyo, there's abundance, diba? There's abundance na mangyayari. Kumbaga, tandaan nyo, someone is watching you. Yun, ang nakita ko. Naghihintay pa kayo ng mga answer and revelation, no? So, nakita ko, naghihintay kayo ng mga tamang direction sa buhay nyo. Hindi nyo pa alam. Then, kung ano yung resulta nito, no? May mga progress kasi ako nakikita. May mga strategy ako nakikita. May mga ina-analyze kayo eh. May mga pagpaplano. Nakita ko, very hardworking ka rin. Iba dito maaring na-admire. May tao ako nakita na kailangan na pagbabago ng pagkain. Kailangan magbago ng pagkain. Yun, ang nakita ko. Iba dito, magkakaroon ng new work, no? You need to take it action lang. Ang nakita ko dito. It's up to you nga, kumbaga. Sabi nga ni Angel's number mo, it's up to you. No? And that is for you for today. Sana kahit pa paano nakatulong ako at nakukuha ang energy mo. Arigato, namaste, cactus.